You know guys, bad breakup is a serious mental issue. Karamihan sa atin na napupunta sa ganyan, nakakaranas ng matinding depression. Which is naiintindihan ko kasi naranasan ko na yun eh, na-experience ko na yun eh. Yung tipong kasama na siya sa lahat ng plano mo, sa kanya na umiikot yung mundo mo tapos bigla na lang siyang mawawala. Masakit talaga yung ganun. Then karamihan pa naman sa atin, hirap talaga makamove on, lalo na kapag galing sa matagal na relationship like umabot ng 5 years, 10 years, tapos more than pa, mahirap at masakit talaga yung ganun. So ginawa ko tong video na to based on my experience kung paano ako nakamove on kagad at nakalimutan ko si ex instantly. Sa akin nakatulong siya eh, saka effective talaga siya eh. Sana sa inyo guys, makatulong din. So eto na tayo guys ha. Here are the things you need to know para makamove on kagad and how to get over your ex instantly. Number 1. Accept the fact that there is no hope. Huwag ka nang umasa na magkakabalikan kayo. Kasi the more na umaasa ka, the more na mas mahihirapan kang kalimutan mo siya. And kasi itong brain natin, hindi siya makakapag-start ng healing process kung patuloy ka pa rin umaasa. Just learn to accept and let go. May mga bagay sa mundo na dapat tanggapin natin at tapos na at hanggang dun na lang. So once you realize that there is no hope and chance na magkakabalikan kayo, so dun na magsisimula yung healing process. Then number 2, get busy. Always keep yourself busy. Importante yun para di mo siya maalala. Kahit anong activities, basta mabisi ka lang and na-enjoy mo. But not doing drugs or any illegal activities kasi masama yun. And hindi mareresolba ang isang problema ng another problema, sa halip, mas magiging worse pa yun. Yung mga bagay lang na pwede makapagbigay sa'yo ng mga positive impact like mag-gym ka, go outside, be active, or mag-travel ka, huwag mong hayaan yung sarili mo na mapag-isa. Kung pwede, makiparty ka with your friends or spend a lot of time to your family. Kasi malaking tulong ang support nila at comfort nila para mas makalimutan mo yung ex mo na yan. And then number 3, by number 3, avoid contact with your ex. Yan. Kung meron ka pang number niya, i-delete mo na. Kung memorize mo naman yung number niya, well, discipline yourself para huwag mo siyang kontakin. Then kapag yung ex mo na yan ang kumukontakt sa'yo, magpalit ka na lang ng number. Respetuhin mo yung sarili mo sa pagluluksa, diba? Magpalit ka kagad ng number para hindi na siya makakontakt sa'yo. Ganon din sa lahat ng social media accounts mo. Kung kinakailangan, i-unfollow mo siya, i-block mo siya, gawin mo. Para di ka matukso na kumontakt sa kanya at magkaroon pa ng info about sa kanya. Kasi nga gusto mo siyang kalimutan, diba? So, get rid all the things na binigay niya na pwedeng makapagpaalala sa kanya. Diba? So, number 4. Ano ba number 4? Yun. Accept what happened. Diba? Tanggapin mo na nangyari sa'yo yung ganyang bagay. Huwag kang mahiya. Kung kinakailangan, ipil mo siya. Bigyan mo ng time yung pagluluksa mo. Bigyan mo ng time yung sadness, yung loneliness. Diba? Kung kinakailangan, umiyak ka. Sumigaw ka. Diba? Ilabas mo lahat ng sakit na nararamdaman mo. And then after mo na magawa yan, sabihin mo sa sarili mo na kaya nangyari yan kasi mayroong dahilan. Diba? Maybe God has a purpose or maybe God has a big plan for you. Yan, nagkakabulol-bulol na ako. Maybe God has a perfect plan for you. Diba? Or marahil, isa yan sa paraan ni God para mailayo ka sa taong hindi ka naman pinapahalagahan. O, diba? So, number five, improve yourself, diba? Now that you are single again, this is the best time that you will going to focus on yourself, diba? Sa halip na magmukmuk ka, malungkot ka, umiyak ka, isipin mo yung tarantado mong ex na yan, mag-focus ka na lang sa sarili mo. Improve mo pa yung mga dapat i-improve. Like your character, finances, physical appearance, kung kinakailangan mag-gym ka. Magpagwapo ka, magpaganda ka, magpasexy ka ng katawan, gawin mo yan. And then, gamitin mo yung sakit, saka yung pain na yan, para maging isang inspiration to change or to become the best version of yourself. And then, number 6,
Last but not the least, ito yung number 6 ah. Pero para sa akin, importante to. Saka dapat, hindi natin to nakakalimutan. Number 6, pray to God. Manalangin ka at humingi ka ng guidance kay Lord. Diba? Ibuhos mo yung lahat ng hinanakit mo, pati yung nasira mong relasyon, sabihin mo sa Kanya. At magtiwala ka. Kasi si Lord lamang ang tanging nakakaalam bakit nangyari sa iyo ang ganyan. Kagaya nga na sinabi ko, maybe God has a big plan for you. Diba? You may feel lost and alone right now, but God knows exactly where you are. And He has a good plan for you. Magtiwala ka lang. At pag nagawa mo lahat ng sinabi ko, I guarantee that no matter how much it hurts now, someday you will look back and realize your struggles change your life for the better. So, yun mga guys, tandaan nyo ha, maging positive lang kayo at magtiwala kayo sa ating Panginoon. Maraming salamat ulit sa panonood. Bye!